Good morning! Welcome back sa ating channel. Ngayon po, hindi muna paninda yung lulutuin natin. Magluluto po muna tayo ngayon ng pangmeryenda, ang pansit bato. Pansit bato na gisado. So, ibang pansit bato po ito kasi flat siya. So, bago po tayo mag-start, ayan, favor naman po. Kung bago ka pa sa aking channel, click mo pang subscribe at ang notification bell para ma-update ka po. So, ang una natin gagawin ay piprituhin natin yung kikiam. So, pasensya na kayo sa kawali kasi may niluto po ako na sunog, ginuskus ko na muti. So, kaya namuti po yung kawali natin. Pero hindi pa naman to kalumaan, bago pa lang naman to kaso. Nasunog yung niluto ko, kinuskus ko. Ayan siya, namuti siya. Kasi, yan, kinuskus. So, prituhin muna natin itong kikiam na isasahog natin. So, pwede ka namang magsahog ng baboy kung gusto mo, pwede rin chicken, pero ako po, kikiam lang yung isasahog ko ngayon. Ayan, pagka medyo na golden brown na yung ating kikiam, tanggalin na natin. So, since hindi na rin naman karamihan masyado itong natira nating mantika, kahit wag na natin itong bawasan. Pwede na natin igisa dyan yung sibuyas at bawang. Ayan, nandyan na yung sibuyas at bawang natin. Then, igigisa ko muna dyan yung, ano, yung mga gulay na isasahog natin. So, na-miss ko talaga itong magluto nitong pansit bato kasi parang halos yearly lang ako kung makatikim nito tuwing meron lang umuwi sa amin sa Bicol. So, ngayon, ilalagay ko na po yung mga gulay natin. Pagsasabayin ko na dito yung ano natin, yung carrots natin, saka yung bagyo beans. So, ayan. At konting gisa-gisa lang po niyan ay okay na. Ilagyan ko siya ng toyo. At ilagay ko na din po yung repolyo. Gusto ko kasi yung repolyo niluluto. So iba-iba naman tayo ng pamamaraan ng pagluluto pero gusto ko yung repolyo niluluto. Yung iba kasi nilalagay ito kapag galuto na yung pansit. Pwede naman po yon, maganda yon kasi crispy pero depende po yon sa ano natin, sa gusto natin kasi tayo yung kakain. So ako niluluto ko yung repolyo na yan. Then mga 2 minutes lang siya dyan sa kawali. Tinatanggal ko na rin naman siya. Then, ganyan, after 2 minutes, kukuha na po ako ng ano, ng mamaya, ilalagay ko yan, yung kukuhanin ko, mamaya, kapag galuto na po yung pansit. Ito po kasing pansit, Bicol na to, na ganitong flap, ang tigas-tigas, kaya kailangan ko pa siya munang tubigan at lutuin muna, bago ko po ilalagay itong ano. Pero mag-iiwan po tayo dyan ng mga halos 1/2 ng mga ano natin gulay. So ngayon po maglagay ko ng tubig. So ang tubig po natin medyo marami dapat kasi matigas nga po itong pansit Bicol na ano na flat, pansit bato na flat. So kaya kung napapansin mo medyo marami ang tubig. So kasama po yung ibang gulay diyan para may gulay na kaagad yung pansit at lumasang ano naman, lumasa naman dito sa ano natin, dito sa sabaw natin. So yan yung tubig natin, medyo marami at pagkukuluin lang natin yan para ilagay yung pansit. Naglagay po ako dyan ng nor cubes na pork, then naglagay po tayo ng ground black pepper para pangpalasa natin. Ayan, nakikita nyo yung ground black pepper. So kapag kumulo na po itong ano natin, tubig natin, ilalagay na agad natin yung pansit.
Ayan, kumukulo na po. Ilagay na natin yung pansit. Ito pong pansit bato na to ay 1/2 kilo lang yung isang balot. Ayan, mabilis kasi, ay matagal kasi itong maluto. Kasi matigas, kaya kung mapapansin nyo, medyo marami ang tubig natin. So, timplado na rin naman tong ano natin. Antayin na lang natin na matuyo yan. At kapag medyo tuyo na yan, malambot na yung pansit natin, pwede na natin ilagay yung tinira kanina na ano. Yung tinira kanina na pang ano natin, pang toppings na gulay. So ibalik na natin dito yung ating prito na ano, nakikiam. So pwede pa po tayong magdagdag ng toyo kung gusto pong magdagdag, pero ako po ayos na sa akin yung ganyan. Ilalagay ko na rin yung gulay na nireserve natin kanina. So luto na po ito, pwede na nating tanggalin sa ano. Pwede na nating tanggalin sa apoy. Ayan. So medyo bawas konti ng sabaw kasi parang medyo marami pa yung sabaw natin. So ganun lang po ka ano kadali ang pagluluto ng pansit bato. Yun, kung iba-iba kasi din yung version ng pansit bato doon sa amin. Merong kagaya nito, flat. Meron naman yung isa na kahit toyo lang, masarap na siya. Hindi na kailangan na may mga lahok na kung ano-ano. So, okay po. So, sa mga kababayan ko dyan, alam ko na mimiss nyo na din itong pansit natin doon sa atin. So, medyo may sabaw pa yan. Pero, tuyo na lang din yan pag pinatay natin yung apoy. So at ito na po yung ating finished product, ang ating pansit bato na gisado. So thank you so much po.